Ang Goguryeo ang kaharian na itinatag ni Haring Jumong noong 37 BC. Sa paglipas ng panahon, unti-unti itong lumakas, lalo na noong panahon ni Gwanggaeto the Great. Sa panahon ng pinakamatayog at pinakamaunlad nilang narating, nakontrol ng Goguryeo ang karamihan sa lupain ng Korean Peninsula, maging ang malaking bahagi ng Mongolia at ang lupain ng dating Manchuria na ngayon ay ang hilagang silangang China. Subalit ang maganda at mayamang kaharian ng Goguryeo ay bumagsak at nagtapos noong kalagitnaan ng ikapitong siglo. Paano nga ba bumagsak ang maimpluwensyang kaharian na ito? Yan ang ating pag-uusapan. Ngunit bago natin ipagpatuloy, kung mahilig ka sa mga kwentong kasaysayan at iba pa, ay mag-subscribe ka po muna. Pakitapik na rin po ang kampana para tatapikin ka rin ito kapag may bago akong video. Maraming salamat po at tara na! Noong taong 642 AD, natuklasan ng maimpluwensyang general ng Goguryeo na si Yongay Somon ang pinaplano ng kasalukuyang hari na si Haring Yongnyu na pagpatay sa mga makapangyarihang opisyal at kabilang siya dito. Agad siyang nagpunta sa Pyongyang bitbit ang kanyang mga sundalo at doon ay inunahan niyang patayin ang hari kabilang ang 100 mga politiko na kapanalig nito. Matapos yon, inilagay niya sa trono si Bojang, ang pamangkin ng napas lang na hari. Itinalaga naman ni Yongay Somon ang kanyang sarili bilang Daemangniji. Ito ang pinakamataas na ranggo sa Goguryeo. Hawak niya ang militar at politikal na interes ng kaharian. Ayon sa traditional Chinese and Korean historians, ang ginawang kudita ni Yongay Somon ay dala ng labis na pagkauhaw nito sa kapangyarihan. Ngunit maraming mga modernong Koreanong historiador ang iginigiit na ang motibo ay upang gawing mas mahigpit ang paninindigan ng Goguryeo laban sa dinastiya ng Tang, kumpara kay Haring Yongnyu na sumuko sa Tang para sa isang mapayapang diplomatikong relasyon. Sobrang obses ang emperador ng Tang na si Emperador Taizong na mapasa kamay ang lupain ng Goguryeo. Ngunit sa kapangyarihan ni Gay Somon na makontrol ang militar ng Goguryeo, nabigo ang Tang sa tangkang pagsakop nito noong 645. Dalawang malaking pagkatalo ang tinamo ng Tang laban sa Goguryeo. Una ay ang pagkabigo nilang mapasok ang maliit at napakatatag na Ansay Fortress na pinamumunuan ng matalinong commander nito na si Yang Wanchun. Pangalawa ay ang pagkatalo nila kay Yongay Somon sa tangka nilang pagsakop sa Pyongyang na siyang kapitolyo ng Goguryeo noong panahong yun. Ayon sa Joseon Sanggosa, isang libro patungkol sa kasaysayan ng sinaunang Korea, matapos madepensahan ni Yongay Somon ng Pyongyang, agad na nagmarcha ang hukbo nito patungong Ansay Fortress. Naipit ang puwersa ni Emperador Taizong sa pagitan ng mga sundalo ni Yang Manchun sa harapan at sundalo ni Yongay Somon sa likod, kung kaya't walang nagawa ang emperador kung hindi ang tumakas. Dalawang ulit pang nagtangka si Emperador Taizong noong 647 at 648 AD na masakop ang Goguryeo. Ngunit parehong pagkabigo ang kanyang sinapit at hindi niya na nakamit ang pangarap na mapabagsak ang Goguryeo hanggang sa kanyang kamatayan. Ngunit ang pangarap na ito ay ipagpapatuloy ng kanyang anak na si Emperador Gaozong. Dahil sa mungkahi ni Kim Chunchu ng Shilla, ay nabuo ang alyansa ng Shilla at Tang Dynasty. Una nilang pinabagsak ang kaharian ng Baekje upang buwagin ang alyansa nito sa Goguryeo. Taong 660 AD, tuluyang bumagsak ang Baekje. Dahil dito, mag-isa nang haharapin ng Goguryeo ang puwersa ng Shilla at Tang. Taong 661 at 662, tinangkang sakupin ni Emperador Gaozong ang Goguryeo. Subalit dito pala magaganap ang isa sa pinakadakilang pagkapanalo ni Yongay Somon laban sa Imperyo ng Tang. 662 AD sa ilog ng Sasu, pinabagsak ni Gay Somon ang puwersa ni Tang General Pang Xiaotai. Nasawi ito sa laban kasama ang 13 niyang anak. Samantala, ang sikat na Tang General naman na si Su Dingfang na isa sa naging instrumento sa pagbagsak ng Baekje ay hindi nagawang basagi ng napakalakas na depensa ng Pyongyang. At muli, napilitan na namang umatras ang puwersa ng Tang laban sa Goguryeo. Bagamat nanalo ang Goguryeo, pinahina naman ng mahabang taon ng pakikidigma ang kanilang ekonomiya. Ilang taon ang lumipas,
Taong 666, pumanaw si Yongay Somon sa natural na dahilan. Sa kanyang pagpanaw, nagsimula ang kaguluhan sa pamahalaan ng Koguryo. Nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng kanyang mga anak. Ang panganay niyang anak na si Yon Namseng ang pumalit bilang Demang Niji. Subalit hindi ito matanggap ng kanyang mga kapatid na pasimple na palang nagpaplano ng rebelyon. Nang malaman ni Emperador Gaozong ang nangyayaring kaguluhan sa loob ng Koguryo, nakakita siya ng oportunidad upang sumalakay at tuluyang wasakin ang kaharian. Noong 667, tinawid ng puwersa ng Tang ang ilog ng Liao at sinakop ang Xin Fortress. Bagamat hindi nila nagawang tawirin ang ilog ng Yalu dahil sa depensa ng magkapatid na Yon Namgon at Yon Namsan, noong tagsibol ng 668, ang syudad ng Buyo ang kanilang pinag-interesan at sinakop. Pagdating ng taglagas ng taong iyon, nagawa ng tumawid ng puwersa ng Tang kasama ang puwersa ng Shila sa ilog ng Yalu at doon ay sinimulan nila ang pag-atake sa Pyongyang. At matapos ang napakaraming pagsalakay ng Shila at Tang sa iba't ibang bahagi ng Koguryo, napilitang sumuko ang hari ng Koguryo na si Haring Bojang. Subalit ang anak ni Yongay Somon na si Yon Namgon ay patuloy na lumaban upang depensahan ang Kapitolyo. Subalit hindi niya kinaya ang sanib pwersang pagsalakay ng Shila at Tang. Matapos ang mahigit 700 taon mula nang ito ay itinatag, tuluyang bumagsak ang makasaysayang kaharian ng Koguryo. Ang natirang kaharian ng Shila ay tinawag na Unified Shila na tumagal hanggang sa taong 985 AD. Sa kasalukuyan, ang ilan sa mga labi ng mga napapadirang bayan, kuta, palasyo, libingan at mga artifacts ay natagpuan sa Hilagang Korea at sa Manchuria. Kabilang sa mga ito ang mga likhang pinta na gawa ng mga dalubsining noong panahong iyon. Sa ngayon, ang pinakamalaking bahagi ng lupain ng Koguryo ay nasasakop ng bansang North Korea. Ang pagbagsak ng makasaysayang kaharian ng Koguryo ay isang patunay lamang na kahit gaano pakalakas ang isang bayan o bansa, kung mawawalan ng pagkakaisa ang mga nasa loob nito, ay tiyak na ang dulot nito ay pagkawasak at pagkasira.